Hi guys, Isa here. Only for today's video, magsa-start time ako. About my first time here in the Netherlands. So it was way back 2012, April. And, okay, sorry nga pala. okay, magsa-story ako while at the same time mag-fold ako ng clothes. So, parang diba, double productive. Hitting two birds at the same time ang peg. So, para productive pa rin. So, yun nga, back to the story, guys. April 2012, it was my first time here in the Netherlands. So, alam niyo ba, guys, na nahold ako sa immigration? So, bakit kaya ako nahold sa customs? Lumipad ako from Davao to Singapore, and then Singapore to Amsterdam. Yung flight ko, via Singapore Airlines. So, I choose to fly via Davao because I am from Davao and you know na how crazy Manila is. I mean, I know how crazy Manila is. So, I prefer na lumipad from Davao to Amsterdam via Singapore. So, nung sa Davao, wala naman akong naging problema kasi okay naman yung immigration officer doon and then hindi sila masyadong strict. So, yeah, nagtanong lang ilang days, anong gagawin ko sa Netherlands, blah, blah, blah. And they checked my paper. So far, it was all okay. So, wala namang naging problema. Pagdating ko ng Singapore, na-notice ko na ako lang yung Asian. Like, lahat sila puti, nakaka-intimidate, wala akong kausap. So, ayun. During boarding time na, andun yung immigration officer na naman, nagtanong na naman ulit the same questions, like, anong gagawin mo sa Netherlands, how long you will gonna be, who will take care of you there, the simple questions, so, na, simple questions na hindi mo masasagot. Ay, simple questions na masasagot mo. So, nasa airplane na ako, so, ay, this is it, at least nalampasan ko yung Singapore. Pagdating ko ng Netherlands. So, ayun, parang finale na, no? Finale. Pagdating ko ng Amsterdam, grabe, ang laki ng airport nila. So, naglakad pa ako papunta ng immigration. So, pagdating ko sa passport control, papapilahin yung mga EU passport holders and yung sa kabila naman yung mga non-EU passport holders. So, siyempre, doon ako pipila sa non-EU, diba? Pagdating ko doon, it's my turn na ma-interview. So, sabi ng officer sa akin na, anong gagawin ko dito? Like, how many days? And, saan ako mag-stay? Blah, blah, blah. So, and then, biglang may question sa akin na, How much money do you have in your ATM? Oh, shit. Tatanong, hindi ko in-expect kasi sponsorship naman yung pagpunta ko dito at that time. So, sabi ko, I have money pero it's not that much. Like, I don't know how much money exactly what I have in my ATM. So, sabi ko na lang, I guess I have 10,000 pesos or 5,000, I'm not really sure. Basta hindi siya tataas ng 10,000, guys. That's equivalent to 100, let's say yung pera ko sa ATM is around 5,000. So that's only equivalent to 100 euro at the time. In here, pag nagtuturist ka, you need 40 euros a day to survive. If the officer will think, na how can I survive with all that money? Like, that's only parang 2 days lang siya, and then maybe he was thinking like, how can she survive? Maybe he's not thinking at that time na it was sponsored. Like, hindi siya naniniwala na it was sponsored or something like that. So I told him again na I came here for a sponsorship. Like, my boyfriend will shoulder all the expenses and everything, and he will take care of me while I am here. So, sabi ko sa kanya, ganun. So, sabi niya, okay, you can come with me.
ako nito sa isip ko. May ipot-ebon ba ako nito? Pero sabi ko, sige, di bali na lang. At least nakatungtong ako ng Amsterdam airport. So, ayun, sumama ako. And then, tinanong, pagdating ko sa office nila, guys, tinanong na naman ulit ako kung anong gagawin ko dito sa Netherlands. It's like, some questions like how many days again, and then how many money do I have in my ATM? Kasi, gusto nilang malaman, guys, kasi meron pala talagang mga tao na sinasabi na, meron akong, let's say, 100,000 euros sa ATM ko, or meron akong 100,000 pesos sa ATM. Pag-check pala nila, is hindi pala ganun kalaki yung pera, or wala naman yung ATM, or something like that. Basta nagsisinwaling. So, sabi ko, yeah, ganun lang tagal lang nalaman ng ATM ko. And then, I told them again, na it was a sponsored travel by my boyfriend, and pinakita ko yung documents. So, guys, importante talaga na meron kayong enough documents in case na magka-problema ng mga ganyan-ganyan. So, especially yung sponsorship na document, yung vacation leave from your employer, ganun, na naka-leave ka talaga at that time kung nag-work ka. So, that's really, I think that the most two important documents. And just bring more supporting documents in case. So, ayun, pag-check nila sa sponsorship documents ko, nakita nila doon na yung contact number ng boyfriend ko. So, ayun, tinawagan. And then, something like that. Hindi ko matinag kasi it was Dutch. And, so after a few minutes, I guess, hindi ako nag-wait ng for long, dumating yung boyfriend ko kasama yung mama niya. So, sabi ng, so ayun, I was so relieved kasi andun na yung boyfriend ko. And then, yeah, it was actually awkward masyado kasi, alam niyo ba na it was my first time din na makita yung boyfriend ko. So, ako yung first pumunta dito to meet him. Like, baka iisipin nyo na hindi ba ako natakot, or I don't know kung ano iisipin nyo. Basta I was the first one who came here to meet him. I'm probably gonna make a video about that. Why do I have to come here first before siya dumalo sa Pilipinas. So, for now, eto na lang muna yung kwento. So, ayun, first meeting namin, guys, it was a little bit awkward. Kasi, hindi pa namin kilala yung isa't isa personally. Of course, we chatted for like a year before we decided na mag-meet. So, ayun, pagkakita ko sa kanya, guys, ano lang, nag-shake hands, like, hi, I'm Isa, ganun. Tapos, shake hands lang kami, guys. Kasi yung iba, di ba, kahit first time pa nilang magkita in person, like they're from online dating site, and then pag nag-meet sila in personal, like I think nag-hug sila or they kissed already. Sa amin naman, guys, is ano lang, handshake lang. Tapos kasi nun yung mama din niya eh. So medyo yun nga, nakaka-awkward din. So ayun, guys, nakalabas na kami ng airport, nakasunod lang ako sa kanila, guys. Nakasunod lang ako sa kanila, so hindi talaga ako yung sumasabay kasi nahihiya ako. So, yeah. So far, it went well naman. Kahit medyo awkward. Kalauna, naging okay naman so far. So, yung boyfriend ko noon, guys, is husband ko na ngayon. So, that's for now, guys. And see you in my next video. Thank you so much. Ciao!